Puso hanggang sa lalawigan ng Bohol, nakaabot na raw ang mga bandidong Abu Sayyaf. Nakabakbakan sila ng mga tropa ng gobyerno. Nagpadala na ng dagdag na puwersa ang hukbong sanataan para mailayo ang mga sibilyan sa kaguluhan dun sa Bohol. Isa pa naman yon sa mga dinarayo, lalo na pag ganitong Semana Santa. Nandun po live si Rafi Tima. Rafi! Live, nandito tayo ngayon sa Mike, nandito tayo ngayon sa Maykamp Aguinaldo at ayon sa AFP ay umabot na sa Kabuang Siyam yung patay sa naganap na inkwentro sa Bohol sa pagitan nga ng mga pulis at ng militar laban sa mga hininalang bandidong grupong Abu Sayyaf. Kinabibilangan ito, Mike, ng 5 bandido, 3 sundalo, kabilang ang isang opisyal at isang pulis. May isang sundalo din ang sugatan sa bakbakan. Posibleng 10 rin umano yung kabuang namatay sa mga bandido base sa mga reports. Pero ngayon ay 5 pa lang yung nare-recover na katawan ng mga otoridad. Habang pakagat na yung dilim, Mike, ituloy pa rin naman daw yung clearing operation laban sa mga bandido, lalo pat wala pang katiyakan kung ilan talaga yung mga bandidong sumugod sa Bohol. Napalikas ang nasa 6 na rang residente sa Inabanga, Bohol, kasunod ng bakbakan ng mga sundalo at pulis at ilang armadong lalaki sa lugar. Agad na isinumbong ng ilang residente sa mga otoridad ang mga namatang armadong lalaki at nang rumisponde na ang mga sundalo at pulis, doon na naganap ang inkwentro. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, bandidong grupong Abu Sayyaf ang nakalaban ng government troops sa Bohol. These are the indicators, Abu Sayyaf, group ito. They came from Sulu. Nakabase sa Basilan at Sulu ang Abu Sayyaf, noong 2001 nangidnap sila ng mga turista sa Dos Palmas Resort sa Palawan, kabilang ang mag-asawang missionary na sina Martin at Gracia Burnham. Noong 2015, hanggang sa Island Garden City of Samal may dinukot na. At sa pag-atake nito sa Inabanga, Bohol, tila lumalawak na rin ang paghahasik ng gulo ng mga bandido. Tourist spot ang probinsya ng Bohol at merong ulat na balak daw ng Abu Sayyaf na magsagawa ng kidnapping sa mga lugar na pinupuntahan ng mga turista. Ang bayan ng Inabanga kung saan nagaganap ang engkwentro, halos 60 kilometro ang layo sa kabisera ng Bohol na Tagbilaran. Ayon kay General Anyo, na-corner na ang armadong grupo. Nagpadala na ng dagdag na puwersa ang AFP para mailayo ang sibilyan sa putukan. Ayon naman kay PNP Chief Bato de la Rosa, inaalam pa kung may hostage nga ang armadong grupo. Our intelligence is working. Bago ang pag-atake, naka-alerto na raw ang AFP sa Visayas dahil sa mga intelligence report ng plano ng bandidong grupo. Pero malaking tulong umano ang sumbong ng mga sibilyan kaya naunahan nila ang mga bandido. We cannot do our job if we will not be supported by the population, especially in terms of information about suspicious people, suspicious object. Tulad yung nangyari sa magandang example ito. Mike, tanghali pa lang daw kahapon ay napansin na nung mga residente doon sa Inabanga, Bohol, yung 3 bangka ng mga Abu Sayyaf sa ilog na kaya naman nang makitang may armas yung mga ito ay agad na silang nagsumbong sa mga otoridad. Sa clearing operation, Mike, ay 3 high-powered firearms na raw yung nare-recover ng militar at may nakuha pa silang improvised explosive device. Tiniyak naman, Mike, ng militar na secured yung iba pang bahagi ng Bohol, lalo na yung mga sikat na tourist area malapit sa Tagbilaran at sa isla ng Panglao. Mike? Maraming salamat, Rafi Tima.